Saturday. So, pupunta kami ngayon as usual sa BGC. And magla-lunch kami doon sa resto ni Marvin Agustin kasi itatry namin yung mga food doon. So, from parking lot, mag-ano kami, lalakad. Pero okay lang. Para nagtutunaw na ng college. Yes. And then tomorrow, after church, makaka-banding namin si Tita Sandra and Tito Warren. Yay! Sabi ko kay Daddy, instead na magnunonos kami, bakit hindi na lang kami mag-samgyup? Diba? Mas ulit. Kasi yung isang meal sa nonos, isang meal lang yon. At least sa samgyup, apat naman kami. Or lima, si Hugo. Si Hugo kasi half na yan. Masulit naman kung magsasamgyup kami. At kusog kami maghapon. At magkakape kami sa Bicas Coffee. Papatikim namin sa kanila yung favorite naming kape doon. So, ayun, magbanding kaming apat. Nakaka-excite. Excited na rin ako. Maaga kami tomorrow. So, ayun lang. And huwag niyo palang kalimutan i-follow yung Ukayarang Kikay by Debbie Santos, mga business ko. Check nyo lang yung description box. I-click-click nyo na lang yun. And marami na akong sinishare ngayon. May mga recommendations ako, mga links. Check nyo na lang yung Instagram account ko. Kaya pala nagtatraffic kasi pumapesa sila dito. So, dito na lang, guys. Hi, guys! Andito na kami ngayon sa BGC. So, maglalakad na kami going to Uptown Mall. I'll get my face mask. Ay, yeah. Wait lang. Face mask si Daddy. Here you go. Maybe. When I use the this one, wait lang. Meron ko extra dito eh. Ito, oh, yung Kleenex. Hindi. Ayaw ni Daddy to. Mas gusto mo yung isa. What else? The water, wait. Mami, siya na to. Gusto daw niya yung ano. Siya na to. Why? Grabe, sobrang init ang layo pa nalalakaran namin. But I know, it's all worth it. Diba? Okay. Ikaw na kaya, sobrang hindi ako makahinga. Tinagal ko muna, may tubig naman akong ba. Yeah, I saw it. Wala pang makita eh, diba? Ayan, lakad-lakad muna guys. Later na lang ulit. Grabe, malapit na kami. Kasi kapag nag-park kami sa Uptown Mall, pagbalik namin doon sa pinagpa-parking nga namin, masyadong mahirap na humanap. Kaya na nga nahirapan na kami. Kasi marami nagpa-park doon talaga kasi kainam yun. Kaya madaling umexit. Madaling umexit doon. Pag dito medyo malayo-layo, so naglalakad na lang kami. At least, calories in, calories out din dito. Ha? Dito is C5. C5, oo. Oh. So, sinatsaga namin maglakad. Malapit. Siguro mga ano rin to, 1.5 kilometers din siguro. No? 1.5. Tingin mo. Or 11K last time. Depende. Hindi ko alam. Basta mga, pero mga ganun, 1.5 kilometers or 2 kilometers din yung lalakarin mo from our parking. Pero okay lang. At least, si Hugo enjoy naman din siya. Tignan nyo. Hi guys! Ito na kami ngayon. Fourth floor doon kay Marvin Agustin. So, sa food hall daw yun. Excited na. Magutom na ako. What? You told me that? Yeah. So, what should we do? Chris Sports. Yeah. Ito yung batang hindi sabik sa Toy Kingdom o sa toy shop eh. Chris Sports ang hinahanap niya palagi pag nasa mall siya. But let's eat first, Hugo! And I don't have enough money here. Yeah. Papabili kasi siya ng pang darts na naman niya. I only have 100 pesos here. And the dart pin that you like is 500 pesos. But I only have 100 here. Here you go. Love you. Sabi ko mag-rice na lang ako para matry ko yung rice nila tsaka yung salad ganyan. So, go check na rin kung masarap na. Wala pala ako. Awit lang, halodan ko lang si Daddy. So, ito siya guys. Hihi. Tapos ganyan. Pero ito nag-business eh. Pero business woman eh.
Sinasa na yung magpak. Pakilagin mo sa tubo yan. Tucker. May mga per piece pala. Eh, pag per 3 pieces kuya, no? Meron pa silang ganyan, no? Ayan. So, order tayo. So, ito pala siya. Hindi ko ito pinansin kanina. Ito, walnut. Tsaka... Ano ba ito? Asan yung... Ano nila? Good afternoon. So, let's try this walnut. Excited lang ako. Hindi mo pala ako naglalakay. Ay, bakit cookie ito? Ba't puro cookie? Parang it's supposed to be. Parang palang walnut. Wait lang. Wait lang. Chocolatey. Not too close, you bro. If you're gonna vlog, not too close. But that's what daddy, how daddy? Cochinillo pala yun, hindi conchi. Cochinillo. Masarap doon. Tapos, malasa. And then, hahaluin niya pala dapat doon. Pero kasi ako, kahit nasabihin sa akin yun, parang ayoko pa rin siyang haluin. Gusto ko isa-isa siyang kinakain. Pero sobrang sarap ng dressing. Malasa yung cochi. Tapos, ayun. If ever, nagusto namin mag-cheat day ng pork. Okay yun, sarap. At sa tigman na natin, di ba? Wait lang guys ha. After nito, kakain. Magko-coffee na kami. Then after coffee, that ipapatry namin kay Hugo yung wall climbing sa ROX. Kasi gusto daw matry ni Hugo yung... Ako hindi pala naka-ano pala ako pal the next time. Pero kapag okay doon, baka next week magtatry ako. Ay, ingat. Yan naman. I'm so excited to eat the hot dog, guys. It's very hot there. That's what I'm gonna feel when I go skydiving. Let's do that one first. Yeah. I'll do it 0.5. Oh, wait. You turn it off first. Wait. Turn it off first. No, not like that. Last time I earlier did it. Okay. Turn it off first and then record it again. There. Wow. Oh. No, you will feel dizzy, you go. This is better. So you can see. It's Chinese. Explain ni Queen difference ng mga, differences so, ng mga yan. Flat wall for beginners. Flat so, wall, which is ito pong sa side yan, na to. Side na yan, yung first two climbing this lines. One po, ay that one po, okay. And then, dito, ito for, medyo, ito na yung easy moderate namin. Easy moderate, okay. And then, this is the hard one kasi kasi climb, medyo ano siya, okay. Ayan, good. Kasi sa climbing wall, once na nakaka-incline na, mas medyo medyo mo, oo. Kailangan malakas yung braso mo dito talaga. So, ito yung mga rates nila, just in case na gusto nyo. Ha? 300? This one na wasa po up. Oh, like that. Oh, diba? Ayan, yung unlimited nala. Ayan, 650. Ito, dalawang akyat ka lang. Yeah. To climbing pass plus 3 climbs, 3,000. At belay service na pala yan. So, ayan. So, bibigyan din nila kala na yung stub para magbayad kayo sa counter. And ganyan. Yay! Are you excited? You go. Yay! Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then
you know I'm gonna feed him. If you're coming for me, hope you're ready. What? I fell down by the skydiving. Really? Good job, Dawan. You go, you're so good. Galing na. Are you happy? Huh? Sabi nga niya agad, again, try to wait, you rest. I'm tumbling, look. Ago. Whoa, yay! Ayan, graduate na kami sa Playhouse. Yan ang yung bago namin tambayan. Ha? Malakas loob, no? Nasa dugo na siguro talaga. Ayun, so... Lakas ng loob. Tuwan-tuwa yung mga tao. Kasi siya yung pinakabata doon. Tapos, hindi siya natatakot kasi sobrang taas. Diba dati yung size niyan pang pro na talaga? So, yung mga size niya, mga ganyan. Sila kuya nagdududa pa kanina, parang 5 years old, kaya ba niya? Sabi ko, nagaganyan na po siya. Sabi namin, nagaganyan na po siya. So, ayun na, kaya na. Yeah. Oh, feel you. You're tall now, buddy. Okay. Kung may merienda mo na kami. Like 7 years old? Yep. Ikaw, girl, oh. Ayan, mag-snacks muna siya ng donut. Bilang ko rin siya ng pang ano. Bilang ko rin siya pang breakfast tomorrow kasi may Sunday school siya bukas. Looking for next. Tiga, how many donuts? How many donuts will I buy? Yeah, for tomorrow, one for your breakfast. And how many can you eat later? How many can you eat later? Four. Kasi pang breakfast niya, milk tsaka donut kapag Sunday. Sa umaga kasi nga Sunday school siya. So, wait lang. Snack time! Hi guys, ang aga namin, no? Pero, napupunta kami ng Mall of Asia. Nagala pa kami sa Mall of Asia. Kalamar. Hindi pwede to. Oo, hindi kami pwede. Doon ako magpapagabi. Pero uwi na kami ng maaga dahil bukas maaga kami magsisimba. Alam niyo na, and excited lang. Cute ng bata, oh. Andito na kami ngayon sa... Ha? Plastic. Hello. So, dito guys, punta na kami ngayon. Dito na kami ngayon sa Mall of Asia. Pero ihing-ihing ako. Second floor pa daw yung si Ernie Lauer. Yan yung bagong delivery dito sa Levi's. Diba sabi, ang ganda ng shade. O, diba? It's just a corner amp, Mom. It's a corner amp. Oh. A corner amp. Yeah, yeah. Ito yung ginagamit ni Yuga na gel sa hair niya. $129. Ang hirap kumanap ng kainan, guys. So, magbe-bread na lang ako. Punong-puno lahat. Wala ka na kami sa Gampomila. So, hanap na lang kami ng ala. Dito may bread talk dito. Dito. Magbe-bread na lang ako for dinner. Ikaw, gusto mo rin bread? Kasi ang tagal. Tsaka kahit umupo tayo dyan, ang tagal niya ng serving yan. Ah, gusto mo rin na ay Carla ko ano to, siopaw. Magbe-bread talk na lang. Di ba may favorite ka dito? Wow, very good! Ay, what's this? Sushi sauce. What sauce? Grabe, sobrang sarap, guys. Hindi niya pa ito natatry. Sarap pa yan ng sushi nori. Tapos, affordable siya sa 286 something. May anim ka na, o, diba? Sarap. Ayan, sabi ko kay Daddy, ito na lang bibila namin sa kanya. You like it? Kasi, ayaw kasi ng mga pangbatay. May mga Spider-Man, mga ganyan. Ayaw ko nun. Gusto ko yung move there. Can I see? I wanna see. You're so sleepy, Hugo. Come on, you go there. I wanna see. You go there. Operate now. Turn around. Ano, yun na lang. Ayan guys, gamit na niya. So cute! Ayan, tawag dito. Ah, nag-buy story pala. Hindi ako nakapag-vlog. Nag-decide na ako na bilang si Hugo ng John Sport. Si Daddy parang, sorry pa niya. Nung bata daw siya, ganaalala niya. I mean,
nilaloko niya lang sila ate doon kasi sabi niya na nung bata pa daw siya din, parang hindi naman ba yan, hindi mo siya nagkaroon ngayon. Kasi Yugo 5 years old, gabi ko kaya nga nagtatrabaho, di ba? So natakatawa kasi, ayan sabi ko, ayaw kasi ng mga cartoon characters. Alam niyo naman, di ba? So, kaya sabi ko, nakita ko yan, nakita ko na sakto yung size, sabi ko yun na lang bilhin para sa kanya. Tsaka tignan niya, super cute sa kanya. Wait, parang dad, parang kita ko nakabag na siya, parang it's a sign na nagbibinata na yung anak natin. Parang nagbibinata na talaga siya. Wala lang, parang, di ba, tignan ang itsura niya, ha? Wala, next time may binata na, next time mas magkasintangkad na kami niyan, for sure. Ang bilis ng panahon, kaya alam niyo kung magkakaanak kayo, i-treasure nyo talaga yung moment kasi sobrang bilis talaga ng panahon. Kaya ako, wala akong pagsisisi talaga na masasabi ko na kahit nag-stop ako sa business ko before, wala akong pagsisisi. Lalo na kung hindi naman siya mahirap palakihin na madali siyang makinig ngayon kasi open yung communication namin. Kaya masasabi ko talaga na wala talaga. Kasi walang pagsisisi talagang binigay namin yung 100% namin kayo. Hindi man nabigay ni Daddy 100% na before ng first 2 or 3 years ni Hugo kasi busy siya sa work. Pero masabi ko na, alam niyo, ngayon na siya nakakabawi, lately na lang nung last year. Pero sabi ko na wala talagang regrets na binigay namin yung best. Kasi yung pera, madali naman kita niya, basta madiscarte ka. Pero alam niyo yun, yung nakita kong madali kausap yung anak mo, nakikinig talaga siya. I think we should go down so we can buy water. Diba? Instead of, diba? Ayun, kaya sobrang ang sarap sa feeling na open yung communication nyo, kayong tatlo yung anak nyo. Tapos, ayun, talagang i-treasure nyo yung moment natin. Sobrang bilis. Mahirap yung magsisisi ka na lang na sana ganito na lang pala ginawa ko kasi ganito yung anak ko ngayon. Parang hindi siya open sa akin or what, ganyan na medyo pasaway. Alam niyo yun, kasi ayoko rin dumating sa point na gano'n. Kaya kung ako sa inyo, kung may anak kayong maliit ngayon, kakapanganak niyo lang, or magplano na kayong magkaanak, kapag nagka-once na binigyan kayo talaga ng ganyang biyaya, talaga i-treasure niyo. Huwag niyong panghinayangan na yung kikitaing pera na mas malaki kapag iiwan. Siyempre, iba walang choice, mag-ibang bansa. Okay lang yun kung talagang single parent, o kailangan talaga. Pero kung may kaagapay ka naman, mas okay talaga na ano, yung isa talaga focus talaga sa anak kasi hindi mo kayang bayaran yung mga mawawalang oras, di ba? Dito tayo din. Wait lang ah. So ayun nga, tawag ito, i-treasure nyo talaga at priority nyo yung time sa anak kasi yung pera kayang kitain pero yung mga lost na oras na talaga, ayun, gawa nyo talaga ng paraan if ever kailangan talaga ready kayo ibigay yung 100% oras. Katulad ko, si Hugo 5 years old na, oh, parang grabe, pero kung isipin ko, grabe pinagdaanan namin ko, pero ang bilis ng panahon na ganito, 5 years old, magsi 6 years old na siya, tapos naka-backpack na. The girl is wearing a chain. Ayan, like cute, true little early John. So, yung mga ganun bagay ba guys, kaya, alam niyo yun. Sige, check natin. So, check lang kami dito sa true religion kung magkano yung mga price list nila dito. Yun lang naman ang sharing ko for today. For today's video. Ay, may nag-comment pala sa akin about dun sa pants. Mamaya na lang siguro pagdating. Sige. May pagkakunwari pa. Wait lang guys, i-share pa lang ni Daddy kasi may nagtanong sa akin. Sabi niya, ano daw may recommend ni Heinz na, na pantalon? Go. Sa Levi's. Sa Levi's. Well, based on research guys, on my research, depende yung bibilhin mong pants sa Levi's sa body type mo. Yun yung number one. And yung bet mo, of course. No? Pero number one rule dyan is consider mo yung body type mo. Ngayon, yung pinaka-original na Levi's, okay, for men, is the 501s. Okay, the 501s are the real classic. Ang pag sinabing 501s, button fly siya. So instead of zipper, button fly siya. And then aside from that, yung cut niya is straight cut. Ngayon, kapag ayaw mo naman ng button fly pero straight cut pa din, ang next option mo will be the 505s. Okay, so yung five, ang difference lang ng 501 at saka 505, yung 501 button fly, yung 505 zip fly, pero parehong silang straight cut ng Levi's. Now if you're looking for
slim, okay? Kung ayaw mo ng skinny, kung gusto mo ng slim fit lang, then you have to look for the 5'11s. No? So yung 5'11s, yan yung slim slim cut nila. So ngayon ako, for my body type, what I went for is 4505s. The zip fly. So para sa akin, relax yung dating niya sa legs ko. Kasi hindi naman ako skinny. Eh. So, malaki yung legs niya, guys. Malaki yung legs ko. Mamasa lalo yung calves ko. Kasi nga, di ba, tumatakbo ko, nagbabike dati, and nag-swimming. Hindi, tsaka yung bone structure. And yung bone structure ko. So malaki talaga yung calves ko. Medyo na-bless tayo sa calves. Sa calves part. So, hindi ako pwede sa mga slim fit and sa mga skinny lalo. So, I opted for the straight cut nila, which is the true classic, which is a classic also, of course, but the 505s. Ayoko kasi ng button fly, na hassle pag magtatanggal ng zipper and all. Iya-unbutton mo pa yun. So, just went for the 505s. And then, yeah, I got three shades, the black, the light blue, and the blue. Tapos kasi napansin din ni Daddy kaya rin siya nag-invest sa mga pantalon ngayon kasi nakita niya yung difference ng mga nabibili niya before na hindi nang makahinga yung legs niya. Tapos ito daw sobrang tsaka di ba mga comfy. Guys, lahat tayo di ba may mga alaga tayo, di ba si Manoy. So si Manoy, alam mo na may dalawang gulong, di ba? So hindi pwedeng hapit-hapit, kailangan may room siya. Dalawang gulong. Kailangan may room si Manoy, boom row. Otherwise, yun nakita niya yung difference, no? Oh, otherwise kasi pag ipit tsaka number one rule sa jeans talaga is dapat functional. Okay, kailangan functional yung jeans. Kung hindi pwede yung, di ba kaya imagine mo, skinny jeans for example, kung hindi ka naman part, ipipilit mo yung skinny jeans. Sasabihin mo for example, yes, na-close ko yung botones, so nag-cash ako, pero ideally, look at you, para kang suman dyan. At the same time, di ba, may pockets nga yung skinny jeans mo. Hindi mo naman magamit, hindi siya functional kasi hindi ka makapaglagay ng phone at paghuhugutin mo yung phone mo sobrang o yung wallet mo sobrang sikit. And then at the same time kapag magi-squat ka, may pupulutin ka, hindi ka makayuko kasi walang room, di ba? Hapit na hapit sa iyo. So baka may mapunit pa yun. So kailangan mo ng room, and lalo for us guys talaga na may mga manoy, kailangan nakakahinga si manoy. Okay, pero, para pag nakipagbakbakan, maganda-ganda yung production niya. May question ako. Oh. So, pero syempre, sabi natin na medyo pricey siya. Pero kung second option na na-try mo na between Uniqlo and H&M, saan ka? Pero syempre kasi, di ba, yung iba mga nanonood pa yung sadyante, ganyan. I would suggest na go for the yung, syempre, pag sadyante, di ba, medyo wala pa tayong budget dyan unless na syempre, given by the parents. Pero sadyante, bench will never let you down. Bench. Mura na, and then functional pa. H&M medyo pricey pa kasi. At the same time, hindi naman ako nothing special with H&M. Kaya naman ng bench and ng bench shop yun. So, yung mga ganun. Yun. Pero kung mag-invest kayo, Levi's daw talaga. Pero kasi, ang skinny jeans ngayon, guys, it's totally out. Okay? It's totally out. Kung meron kayong skinny jeans, please lang. Sa panglalaki, ha? Kapag hindi naman kayo payat, okay, huwag kayo magpakapilit magpaka-skinny kasi it doesn't look good. Diba? Para pang babae yan eh, yung kapit na kapit. Okay? So, kailangan may konting room. Always remember, dapat may room. So, skinny jeans, they're out in 2022. Okay? Let go of them. Kung meron pa yung skinny jeans, palitan nyo na. Pamigay nyo na yan. Pero, Levi's talaga, kahit ulit-ulitin nyo, magbugbugin nyo, sobrang sulit talaga siya. Kung bibili, always go for function. Kung ipag-ipunan nyo na rin talaga, as in, yun sa mga nag-aantay na kung may mga budget na nagusto mag-invest yan, Levi's. So, yun lang. Alam niyo naman si Daddy kung gano'n siya ka-selan sa mga ganyan. So, alam niya na. Kaya, yun. Saka sabi ko, okay na rin na mag-invest sa ganyan kasi hindi mo siya bumibili. May cheating dyan. Oh, yeah. I'll buy him. Come on, let's go. Yun lang.